Mga kapuso, nagbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Bagyo sa panahon ng tag-init. Bakit nga ba nangyayari? Makakasama natin live si Claire Lacanilao mula sa Dagupan City. Makakapanayam niya doon ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan City na si Engineer Jose Estrada Jr. Claire? Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Nasa Philippine Area of Responsibility na nga ang kauna-unahang bagyo ngayong 2023 na si Bagyong Amang at patuloy na nakakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at maging sa Luzon. At para malaman ang ibang detalye at impormasyon ukol sa bagyo at ilan pa nga bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, makakasama natin ang Chief Meteorological Officer ng Dagupan, na si Engineer Jose Estrada Jr. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes ma'am, magandang umaga po sa kanila at sa mga nanonood ngayon at sa nakikinig sa morning show ng GMA. Sir, marami nga sa ating mga kapuso ang nagtataka kung bakit sa kalagitnaan ng tag-init ay mayroon pa rin bagyo, sir. Paano nga ba nangyayari at bakit ito nangyayari, sir? So normal po yung tinatawag natin na mga weather system natin na naranasan natin na dati nga January mayroon ng bagyo na nakakapasok o nabubuong bagyo. So dahil sa mababa ang shear line o shear natin na vertical shear, kaya nakabuo tayo ng low pressure area at ito naman naging tropical depression na amang sa East Pacifico ng dito sa Northern Luzon. Sir, kauna-unahang bagyo sa ngayong taon na 2023, ang Bagyong Amang. Sir, ilan pa po yung inaasahan natin na bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taong 2023, sir? So yung forecast natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility po natin, saan po natin yung 18 to 20 na bagyo na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility po natin. Okay, sir. Ngayon po na may bagyo sa Philippine Area of Responsibility, sir. Sir, makakatulong po ba ito para maibsan yung init na panahon na nararanasan natin, lalo na sa iba't ibang lugar dito sa bansa, sir? Yes, ma'am. Malaki po ang epekto nito na pag nagkaroon tayo ng mga ulan, lalo nito nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility natin na si Tropical Depression Amang. So ibig sabihin po, mababasa yung kalupaan natin, ibig sabihin bababa po yung temperatura natin na yung kinakuan natin na delikado na sakali nagkakaroon tayo ng weighted area, ibig sabihin malinsangan o mataas yung temperatura natin. So malaki po ang epekto kung sakali magkaroon tayo ng bagyo nga sa unang bagyo na nakapasok tong Marso na ay Abril. Na siya naman na magdudulot o magbibigay naman na kung saan na tatahakin ito na lalo sa mga dams po natin kung sakali makaabot doon ay makakatulong ito sa ating mga farmers. Okay, sir. Sa ngayon, sir, sa buong bansa ang Dagupan City ay nakakapagtala ng mataas na heat index, sir. Sir, ano po ba yung mga factor o dahilan kung bakit nagkakaroon ng mataas na temperatura sa Dagupan City maging sa Pangasinan? Factor po ba or may kinalaman po ba ang napapalibutan tayo ng dagat at ilog, sir? Yes, ma'am. Malaki po ang naitutulong o naiambag itong tinatawag natin na sea surface temperature po yan. Pagdating to sa kalupaan, yan po yung may dagdag po natin kaya nakakaroon tayo na mataas na sukat na temperatura dito sa Pangasinan. Okay, sir. Sir, speaking of tag-init at mainit na nararanasan natin ngayon, sir. Sir, ano po ba itong tinatawag na heat index at ano po yung pagkakaiba ng heat index sa temperature, sir? So, mayroon tayong tinatawag natin na ingredients para makuha natin yung tinatawag natin na heat index. Yung isa po, yung tinatawag natin yung panukat natin sa temperatura, yung thermometer, yung tinatawag natin na dry bulb. Yan po yung air temperature. Plus, isa po, yung ramdam ng tao, yung alinsangan, yan po yung isa. Tapos, pangatlo po, yung tinatawag natin na relative humidity, yung humigmig na tinatawag po natin. So, pag pamasamahin mo yung tatlong ingredients na po yun, yung tinatawag natin na heat index. Okay,
Okay, sir. So ang formula, sir, air temperature plus body temperature plus relative humidity equals heat index. Yes. Ganun po pala yun, sir. Yes, ma'am. Okay, sir. Formula po na. Sir, ngayon po na nararanasan na nga natin yung El Nino at talagang nag-abiso na ang pag-asa ukol sa El Nino Watch. Sir, ano po yung mga dapat gawin na para mapaghandaan ng ating mga kapuso maging sa publiko itong El Nino, sir? So, ang dapat natin gawain doon sakali na naka-observe po tayo ng tinatawag natin na yung isang buwan na 5 degrees na normal na higit pa doon na isang buwan na dire-diretso. Ibig sabihin na may tinatawag tayo na ready, gate, set, go. Ito yung ibig sabihin, mag-ready-ready ka na po. Ibig sabihin, yung pangalawa po, yung tinatawag natin na 5 months na more than 5 degrees, 0.5 degrees Celsius centigrade ang na-observe na dire-diretso po na 5 buwan, ibig sabihin, get set ka na. Ibig sabihin, mandahanda ka na po. Pangatlo po, yung tinatawag natin na 7 buwan na dire-diretso na yung more than 0.5 degrees Celsius centigrade, yan po yung kuha natin. Ibig sabihin, ang pag-asa magbibigay natin na tinatawag natin na advisories o sa ating mga kababayan kung ano ang dapat natin gawin para makaiwas tayo sa mga tinatawag natin na pa-hazards sa ating mga pananim sa saka katawan po natin. Ibig sabihin po, mayroon po tayong ganun na event para makatulong tayo sa ating mga kababayan natin dito sa Pangasinan. Okay, sir. Lastly na lang, sir. Paalala na lang po sa ating mga kapuso. Ngayon nakakaranas po tayo ng bagyo o pabago-bagong panahon, lalo na sa ating bansa. So sa ngayon po, masasabi ko lang po, magdala pa rin ng kasuotan kung sakali o panangga sa araw o sa kaulan. Dahil yung weather system natin ay pabago-bago po. Ang bilis pong pagbabago. Pagdating ng hapon, nandyan po yung ulan. Pagdating ng tanghali, nandyan po yung malinsangan. Ibig sabihin, ugaliin pa rin natin na magdala ng mga pananggalang sa ating mga katawan natin para makaiwas tayo sa tinatawag natin na sakit. Okay, sir. Maraming salamat, sir, sa napakagandang umaga at oras ngayon po sa so Mornings with GMA Regional TV, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. Sir, nakasama natin ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan Station na si Engineer Jose Estrada Jr. At nalaman natin ang mga iba pang detalye at impormasyon ukol sa lagay ng bagyo at panahon dito sa ating bansa at ilan pa ang mga bagyo na asahan natin ngayong taon dito sa Philippine Area of Responsibility. At laging maging handa at I am ready ngayong panahon ng sakuna at bagyo. At yan muna ang latest dito sa Pag-asa Dagupan Station, Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilao at Engineer Jose Estrada Jr.